small town girl. Magandang araw muli sa ating lahat mga kabayan. Ilang araw na lang at ilang tulog na lang mga kabayan ay mangyayari na ang inaasahan ng ating mga kababayang Pilipino na makikitang muli ang ating pambato sa America's Got Talent singer na si Roland Bunot Abante. Well mga kabayan, sa video na ito ay ating pag-uusapan kung ano na nga ba ang status at ano nga pa ang mga kanta na kanya posibleng aawitin. Dahil mga kabayan, ang kanyang makakalaban sa semifinals o kaya'y sa tinatawag na second round ay matitibay at magagaling na mga talented person ang kanyang makakalaban dito at makakaharap. Kaya'y minabuti ngayon sa kampo ni Roland Bunot Abante na sila ay pipili ng mga magagandang awitin na kakantahin ni Roland Bunot Abante, at ang mga kantang ito ay pasok-tapasok sa panlasa ng mga hurado, at ito nga ay sikat na sikat sa Amerika at hindi lang doon mga kabayan, dahil maging sa buong mundo na rin, at ito nga ay naipasama sa Greatest Songs of All Time at napasama na rin sa Top 10 ng Billboard. Unang-una sa lahat mga kabayan, ay sino ba sa atin ang hindi nakakilala sa sikat na banda na Air Supply? Alam nyo ba mga kabayan na ang bandang ito ay napakasikat sa buong mundo mga kabayan? Ito nga ay isa sa paborito na favorite band ng isang hurado. At siya rin ang naging producer sa America's Got Talent. Walang iba kundi ang nag-isang Simon Cowell. Well, speaking of Simon Cowell mga kabayan, kapag ito ang iyong maiisip, ang pangalang ito, ano ba ang iyong matatandaan? Oops, 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 wala akong sinasabi, ikaw lang ang nag-iisip, tara let's go! Well, sa mga dinami-dami mga kanta ng Air Supply mga kabayan, ay niminsan wala itong naibabalita na wala silang kantang hindi sumikat. Kaya sa kanilang kasikatan ay maging ang mga bata ngayon ay kinakanta pa rin ito, mapapaligsahan man o mapaaralan. Ngunit alam nyo ba mga kabayan na marami ngayong mga supporters ni Roland Bunot Abante ang nagre-request na sana'y kanyang kakantahin para sa semifinals ang mga kanta ng Air Supply. Pipili nga tayo dito ng mga paboritong kanta na pasok sa panlasa ng mga hurado, lalong-lalo na ang nag-iisang Simon Cowell. Well mga kabayan, ang kantang ito ay higher note kung ating iisipin at ating pagbabasyan. Ngunit alam naman natin na kayang-kaya ito sa boses ni Roland Bunot Abante. Ika nga, kanya niyang nakakaya ang mga matataas na nota. Ngunit alam naman natin mga kabayan na magagaling talaga itong si Bunot Abante pagdating sa mga tembre ng kanyang boses. Magaling din siyang mag-adjust ng kanyang tono para kanyang mababagay para sa kanyang aawitin. Ngunit mayroon din mga ibang fans at supporters itong si Bunot Abante mga kabayan ang nagsasabi na kung hindi man bagay para kay Bunot ang Lonely is the Night, mayroon pa namang isa. Well, kung ating iisipin mga kabayan, ay very sentimental ang kantang ito na pasok na pasok sa panlasa ni Simon Cowell at sa mga ibang hurado, lalong-lalo na itong si Heidi Klum, na naging emosyonal ang kanyang pag-i-embrace sa audition ni Roland Bunot Abante noong The Search America's Got Talent audition. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa mga kabayan, diretso na tayo sa pangalawang banda na posibleng aawitin ni Roland Bunot Abante, at siya ay pipili ng kanilang mga sikat na mga aawitin. Well, sino pa naman sa atin mga kababayan ang hindi nakakilala, lalong-lalo na kapag ikaw ay isinilang sa taong 1990s, ito na ang Guns N' Roses. Well,
Well, mga kabayan, kung ating pagbabasihan, kung ating pakikinggan ang tono sa boses ni Guns N' Roses, ay makukuha ito ni Roland Bunot Abante sa kanyang tembre at tono at posible na kanyang kakantahin para sa semifinals ng America's Got Talent. I could stay awake just... Pero alam nyo ba, mga kabayan, na sa dinami-dami ng mga sikat na mga rock band ay marami dito ang nagsasabi at napupusuan ang banda ng Aerosmith na ang kanilang lead singer na si Steve Tyler at ayon nga sa kanila ay perfect combination kapag ito ang kakantahin ni Roland Bunot Abante ang mga kanta ni Steve Tyler at ng Aerosmith, lalong-lalo na ang I Don't Wanna Miss a Thing at ang Fly Away. Kasama na rin ang Amazing. Ngunit para sa akin, mga kabayan, ay mas maganda rin ang kanta ng Aerosmith na ang Dream On dahil ang kantang ito ay napakasikat sa buong Amerika. Ito nga ay ginagamit noong halalan at ito ay ginagamit sa mga tao upang ipahagi ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga tao bilang isang opisyalis ng kanilang bayan. Well, siguro, mga kabayan, ay marami na sa ating mga kababayang Pilipino ang nakalimot sa mga ibang kanta ng Aerosmith. Pero kung mag-throwback tayo, mga kabayan, at ating pipiliin ang mga ibang kanta na mga sikat ng Aerosmith, ay marami pa sa kanilang mga aawitin ang napakasikat noong unang panahon. Ngunit natatakpan na lang ito, mga kabayan, dahil sa mga dinami-dami ngayon na mga bagong labas na mga lyrics na mga aawitin at mga albums. Ngunit ang pangalan ng Aerosmith ay palaging mananatili sa isipan ng maraming mga Pilipino, lalong-lalo na sa Billboard ng Amerika, kung saan tuon ang galing ang karamihan sa mga true supporters ng Aerosmith. Kaya kung nandyan ang banda ng Guns N' Roses, Air Supply, Aerosmith, ngunit mga kabayan ay hindi pa tayo tapos dahil mayroon pang banda na masikat sa kanilang tatlo ang pinipili sa karamihan ngayon ng madlang people na palaging sumusuporta para kay Roland Bunot Abante at ito nga ay walang iba kundi ang nag-iisang Bon Jovi, ang isang sikat na rock band na mapahanga ngayon ay namamayagpag ang kanyang kasikatan maging ang kanyang mga aawitin dito sa Pilipinas. Alam ko, mga kabayan, na marami din ang mga Pilipino na gusto ang kantang ito na kakantahin ni Bunot Abante. Pero kabayan, kapag ikaw ang pumipili, para sa iyo sino ang iyong napupusuan at posible na kakantahin ni Bunot Abante para sa semifinals? Ang kanta ba ng Journey? Ang kanta ba ng Aerosmith? Ang kanta ba ng Air Supply? Or ang kanta sa nag-iisang Bon Jovi? Kaya kapag nakapili ka, kabayan, ay huwag mong kalimutan na maglagay ng comment sa ating comment section upang ating babasahin at mapag-alaman na ang kantang ito ay iyong paborito na posibleng aawitin ni Roland Bunot Abante. Pero alam nyo ba, mga kabayan, ay may isa akong suggestion na magandang aawitin ni Roland Bunot Abante dahil ang kantang ito, mga kabayan, ay napakasarap pakinggan. O diba, mga kabayan, diba masarap din pakinggan sa ating mga tenga na kapag ito rin ang kakantahin ni Bunot Abante. Disclaimer lang po para sa aking mga taga-subaybay na ang video na ito ay isang summarizes at conclusion. At ito lamang ay nagpapakita na isang suporta para kay Roland Bunot Abante para siya ay makapili ng kanyang magagandang aawitin para sa semifinals at kung sakaling papalarin kung makapasok man para sa grand finals ay mas mabuti at makapaghanda pa ang ating pambato na singer at makakuha ng mga ideya galing sa mga sikat na rock band na pwedeng pagpipilian ng magagandang aawitin
para sa kanya mga kabayan. Kaya sa ating lahat ng mga Pilipino, ang ating magagawa ngayon ay ating patuloy na pagsusuporta para kay Roland Bunot Abante, para sa kanyang karera, para sa ating watawat ng Pilipinas na ibabandera. Good luck and God bless Roland Bunot Abante. Panalangin at suporta lamang ang aming maibigay sa iyo. Sana ay makapasok ka para sa semifinals at sana naman ay palarin maging sa grand finals. At sa mga palaging sumusuporta para sa ating kababayan na si Bunot Abante, ay sobrang-sobrang pasasalamat ko po para sa inyong lahat. Mabuhay tayo, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.